Mami. Hi. Bakit kising ka pa? Gabi na. Hinihintay po kasi kita eh. Oh. Lumaan ako dun sa shop. Nakaalis ka na daw. Ah, oo. Kasi nakita kami ng ninang Kelly mo. Meron na kaming pinag-usapan na importante. May iba pa po kayong pinuntahan? Wala na. Actually, dumiretso na ng pag-uwi ang ninang Kelly mo. Nag-worry lang ako, Mami, kasi hindi ka naman nalilate ng ganito pag lumalabas kayo ni ninang Kelly. Ano po bang pinag-usapan niyo? Wala naman. Hindi lang namin napansin yung oras, kaya ginamit kami ng gusto. Sige, magpapalit ako, ha? Magpahinga ka na rin, ha? Sige na, matulog na, ha? Good night. Night, ma'am. Ha? Sige. Ininom mo ba yung vitamins mo, ha? Opo. Kinakabahan ako, baka may makakilala sa atin dito. Mag-alala. Akong bahala. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Dito daw din nila yung lalaki. Ako na magtatanong. Ma, pero ano eh? Huwag kang matakot. Walang mangyayari sa akin. Sa atin. Maaayos din natin to, ha? Sige na, magtatanong na. Ma. Yes, sir. Excuse me. Magtatanong lang sana ako, nandito pa ba yung na-hit and run kagabi? Check ko po ah. Opo. Kamag-anak po ba kayo? Ay, hindi. Napanood ko kasi sa TV. Aawa naman, kaya pumunta ako dito. Ito. Para sa kanya. Para sa hospital bills niya. Ngayon kung may sobra, di pakibigyan na lang din sa pasyente. Sigurado po ba kayo? Bakit yung po ginagawa to? Pati ba naman kayo nagpapabiktima sa modus niya? Modus? Opo, modus. Tingnan ko po sandali. Ito po, tingnan niyo po to. Pangatlong beses niya na pong nasasagasaan ngayong taon. Estilo po niya yan. Pinapalabas niya na aksidente, tapos huhututan niya ng pera yung nakabangga sa kanya. Nagtataka nga ako, ba't hanggang ngayon wala pa pong nagre-reklamo? Ganun ba? Opo, ganun po. Ay, ma'am, paano po ba itong pera? Kukunin niyo po ba ulit? Hindi na. Abuloy ko na lang. Baka kasi sa susunod naman bibiktima siya, matuluyan siya. At sinunod ko yung advice ni Eloisa o di Ayan. Nalaman natin na modus operandi lang pala yun. Ma, salamat ah. Buti na lang, malakas ang loob mo pagdating sa problema. Hindi ko alam magagawin ko kapag wala ka. Pero grabe talaga yung lalaking yan. Grabe talaga siya. Grabe siya. Pati ba naman pamilya ko, idadamay niya sa mga pinagpagagawa niya? Ako, sa susunod na gawin niya yun, dapat tuluyan na siya masagasaan. Ma, huwag mo na isipin yun. Importante, tapos na. Ha? Ako, yung mga taong yan, hindi na magbabago ang mga ganyang klaseng tao. Mga taong oportunista, mga taong walang kwenta, mga taong patapon ng buhay. Yan, wala na mangyayari sa mga yan. Ha? Pati ba naman tayo, dadamay niya? Tama na yung galit mo. Hindi na natin siya kailangang isipin pa. Nagawan mo na ng paraan eh. Salamat, ma. Siyempre naman pa, gagawin ko yan para sa iyo. Para sa atin. Pamilya natin to. Ito ang buhay ko. Kayo ang buhay.